Natin ang banal na misa sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Hingin natin sa misang ito ang panalangin upang patuloy tayong tumahak sa landas ng kabanalan. Mga kapatid, upang maging marapat tayo sa pagdiriwang na ito, aminin po natin at pagsisihan ang ating mga nagawang pagkakasala sa Diyos at sa ating kapwa. Sabay-sabay tayo. Inaamin po sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin ang ating mga kasalanan. Patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa iyong pagtatampok sa mga banal, ang mga katibayan ng iyong pag-ibig ay patuloy mong ibinibigay sa amin.
Ipagkaloob mong sa matapat na pagtulad sa iyong anak, kami tangkilikin ng pagdalangin ng mga banal at ibunsod ng kanilang pagkauliran sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa Aklat ng mga Kawikaan. Ang lahat ng salita ng Diyos ay mapapanaligan at siya ang kanlungan ng mga nananalig sa Kanya. Huwag mong daragdagan ang Kanyang salita, pagkat pagsasabihan Kanya na isang sinungaling. Diyos ko, may hihilingin akong dalawang bagay bago ako mamatay. Huwag akong babayaang maging sinungaling. Huwag mo akong payamanin o paghirapin. Sapat na ang pagkain na pagkain lamang ang ibigay mo sa akin. Baka kung mananagana ako, ay masabi kong hindi na kita kailangan. Baka naman, kung maghirap ako'y matuto akong magnakaw at sa gayoy malapastangan kita. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salita mo'y aking tanglaw, patnubay ko araw-araw. Salita mo'y aking tanglaw, patnubay ko araw-araw. Sa landas na di matuwid, huwag mo akong babayaan, pagkat ikaw ang mabuti, ituro ang iyong aral. Salita mo'y aking tanglaw, patnubay ko araw-araw. Higit pa sa ginto't pilak nitong buong sanlibutan, ang mabuting idudulot ng bigay mong kautusan. Salita mo'y aking tanglaw, patnubay ko araw-araw. Ang salita mo, O Poon, hindi kumukupas, walang hanggan, matatag at di makilos sa rurok ng kalangitan. Salita mo'y aking tanglaw, patnubay ko araw-araw. Sa bigay mong mga utos na tamo ko'y karunungan, kaya ako'y namumuhi sa ugaling mahahalay. Salita mo'y aking tanglaw, patnubay ko araw-araw. Sa anumang hindi totoo, muhi ako't nasusuklam. Ang tunay kong iniibig ay ang iyong kautusan. Salita mo'y aking tanglaw, patnubay ko araw-araw. Ang Diyos ay magahari na talikdan ang tanang sala, manalig sa balita niya. So
Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, tinawag ni Jesus ang 12 at binigyan sila ng kakayahan at kapangyarihang magpalayas ng mga demonyo at magpagaling ng mga karamdaman. At sinugo niya sila upang ipahayag ang paghahari ng Diyos at magpagaling ng mga may sakit. Sila'y pinagbili na niya, "Huwag kayong magbaon ng anuman para sa inyong paglalakbay, kahit tungkod, supot, tinapay, salapi o bihisan. Makituloy kayo sa alinmang bahay na tumanggap sa inyo at manatili roon hanggang sa pag-alis nyo sa bayang iyon. At sakaling hindi kayo tanggapin, umalis kayo roon at ipagpag nyo ang alikabok ng inyong mga paa bilang babala sa kanila. Kaya't humayo ang mga alagad at naglakbay sa mga nayon na ipinangangaral ang mabuting balita at nagpapagaling ng mga may sakit sa lahat ng dako." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Good morning. Magandang umaga po, Father. At magandang umaga rin po sa mga nagsisimba ngayon sa live streaming na ito ng Misa. Simulan ko po ang pagninilay sa isang kwento. Si Giacomo Puccini po ay isang magaling na Italian composer. Noong 1922 po, habang ginagawa niya ang kanyang huling opera na pinamagatan niyang Turandot, nagkaroon po siya ng sakit na cancer habang ginagawa niya ang Turandot. At ramdam po niya na hindi na siya magtatagal, kaya nagbilin po siya sa kanyang mga estudyante at sabi niya, "If I don't finish Turandot, I want you to finish it for me. Kung hindi ko ito matatapos, gusto kong tapusin niyo ito para sa akin." At nangyari nga po, namatay nga po nang hindi patapos ang Turandot. Pero noong 1926, ipinalabas po ang opera sa Milan, sa Italy. At habang ipinapalabas sa kalagitnaan ng opera, biglang tumigil ang pagtugtog. At nagsalita yung direktor, at sabi ng direktor, "Hanggang dito po ang natapos ni Sir Giacomo. Hindi po niya natapos ang Turandot. Pero kami po ang nagpatuloy nito." At pagkasabi ng direktor, tumugtog na uli at tinapos ang play hanggang sa katapusan. Maganda yung kwentong ito para sa tema na pag-uusapan natin ngayon, akma sa tema ng pag-uusapan natin ngayon. At gagamitin ko yung sinabi ng direktor ng Turandot, pero iugnay natin sa tema ng pagmimisyon. Siguro po ay sinasabi ng mga alagad noon, hanggang dito po ang nasimulang misyon ni Jesus. Tinatagpo niya ang pundasyon ng simbahan, pero ipinagpapatuloy po namin na kanyang mga disipulo. But we, His disciples, are finishing the work. At siguro, ito rin ang paalala ng pagdiriwang natin ngayon. Sinimulan ni Jesus ang pagtatatag ng kaharian ng Diyos dito sa lupa
at inaasahan niyang ipagpapatuloy natin ang misyon na kanyang sinimulan. May isang gawagawang kwento, si Jesus daw po nung bumalik na sa langit pagkatapos ng kanyang muling pagkabuhay ay nakikipagkwentuhan sa mga anghel. At kinikwento ni Jesus ang paghirang niya sa mga apostoles, sa mga anghel, at ang pagtatatag niya ng pundasyon ng simbahan kay Pedro. Meron daw pong isang anghel na nagtanong, "Lord, wala ho ba kayong backup plan? Wala ho ba kayong plan B? Eh paano ho kung pumalpak si Pedro at ang kanyang mga kasama? Paano ho yung simbahan na itinatatag na ang pundasyon na itinatag nyo sa kanila? Wala ho ba kayong backup plan?" At sumagot daw po si Jesus ng nakangiti, "Wala, hindi ko na ilatag yung backup plan. But I trust them. Pero nagtitiwala ako sa kanila na hindi nila ako bibiguin." At ito rin ang siguro ang inaasahan ng Diyos sa atin. Nagtitiwala siya na hindi natin siya bibiguin para ipagpatuloy ang misyon na kanyang sinimulan. Sa Ebanghelyo nga po natin ngayon, narinig natin ang pagsusugo ni Jesus sa 12 apostoles. Ganda ng nangyari, ano? Bago suguin, He equipped them with power. Binigyan sila ng kapangyarihan at inatasan sila na magpagaling at ipangaral ang kaharian ng Diyos. Ito po ay nasa chapter 9 ng Gospel of Luke. At dahil nga po maiksi lamang ang panahon ni Jesus sa kanyang public ministry, kailangang umasa si Jesus sa kakayanan ng kanyang mga apostol. At yung tanong eh, paano kaya ito ginawa ng mga apostol? Ito yung mga ordinaryong tao, ordinaryong mangingisda. Wala namang masters, walang doctorate. At maiksi lang yung paghahanda. Baka nga walang 3 taon. Pero makakakuha po tayo ng ilang mga tips, mga basic tips on how to do the mission. Dahil bagamat mga ordinaryong tao, walang mataas na pinag-aralan, pero basic mission yung pinakita ng mga apostoles, at tayo ring mga ordinaryong tao, kayang-kaya natin itong gawin. Ang una, ang tawag ko ay the storytelling mission. Palagay ko po, ang unang ginagawa ng mga apostol ay ang magkwento. Magkwento ng karanasan nila kay Jesus. Their mission was to tell the story of Jesus. Kinikwento nila si Jesus. Sa isang pagsasalita, talk ni Cardinal Chito Tagle, nagkukwento siya ng isang naging biyahe niya sa Europe. May nakatabi daw siyang isang mama na nakakwentuhan niya at nalaman niya na hindi Catholic. At siya naman ay nagpakilala na pari ng simbahang Katoliko. At yung daw mama, nagtanong sa kanya, "Ano ba yung inyong religion?" At yun, nagbigay siya ng ilang mga bagay tungkol kay Jesus na talaga daw nakikinig sa kanya yung mama. At pagkatapos daw nung bababa na, ganda nung sinabi ng mama, "Your God is a beautiful God. Where can I buy your Bible?" Nagkaroon ng interes dahil sa pagkukwento ni Cardinal. Hindi naman niya kilala si Cardinal. Pero dahil sa pagkukwento, nagkaroon ng interes.
Submission is telling the story of Jesus. And the story of Jesus is already a beautiful story. And the Lord entrusts to us His story. Pinagkakatiwala sa atin eh, sa kanyang kwento. Kaya ang hamon niya, go and tell my story. Ikwento nyo ang aking kwento. At sabi ni Cardinal, telling our Lord's story in our own personal way is more than enough to change people's hearts. Yung pagkukwento daw natin ng ating personal na pagkakilala kay Jesus ay sapat na para makapagpabago ng kapwa. At sabi pa niya, the most effective form of evangelism we can offer is the way in which we live our lives and by the example we set as Christians. Pero ang pinaka mabisa at epektibong paraan ng pagkukwento eh pag ang nagkukwento ay ang buhay natin at ang halimbawang nakikita sa atin. Siguro po ito yung ginawa ng mga apostol. Kinikwento nila kung paano sila nakatagpo ni Jesus. Paano nila nakatagpo si Jesus? Their living encounter with Jesus. Last Monday, San Mateo. Siguro San Mateo, kinikwento niya, dati akong masama ang trabaho, tax collector, mandaraya. Pero naraanan ako ni Jesus. Tapos sabi niya sa akin, follow me. Hindi ako nakaresist. Ewan ko ba kung anong nakita ko sa mata niya. At wala naman siyang sinabi, sumunod ka. At ako'y napatayo. Mula nun, sumunod na ako. At palagay ko, yung mga nakikinig, oo nga, no? Dati ang sama ng buhay mo, pero ba't ganyan ka lang ngayon? Si Pope Emeritus Benedict, sabi niya, the proclamation of Jesus Christ is the transmission of the joy which has been given to us. Yung ikinikwento natin ay yung saya na naidulot ni Jesus sa buhay natin. Siguro naman po, may ganyan tayong kwento. Meron naman tayong nadamang saya dahil kay Jesus. Then do the storytelling mission. Begin with your family. Simulan mo sa pamilya, sa kaopisina, sa kapitbahay. Do the storytelling mission. Sa pagpapatuloy ng Ebanghelyo, nagbigay siya ng ilang instructions. Huwag na kayong magdala ng anuman. Talagang dito, sinasabi niya sa mga apostol, tiwala lang kayo, kayong magdala ng anuman, lahat ay ilagay niyo sa kamay ng Diyos. Pero pag may hindi tumanggap, umalis kayo. Pagpag niyo yung alikabok sa paa, so, pinapakita ni Jesus na may mga talagang hindi tatanggap, minsan hindi successful, tuloy lang kayo sa iba. Pero gusto ko yung mga sumunod na instructions. Makituloy kayo sa mga bahay, manatili kayo roon. Makituloy, manatili. Ganda nung mga instructions sa Jesus. Pag po itinuloy natin yung Gospel of Luke, ito'y chapter 9. Pagdating ng chapter 10, magsusugo na naman si Jesus ng 72 disciples. Kaya bukod sa 12, may 72 pang ipinadala si Jesus. At ang ganda na naman ng instructions. Pagpasok nyo, batiin nyo sila. Batiin nyo ng kapayapaan. Makipagbatian kayo. Manatili kayo sa bahay. Makisalo kayo. Ganda ng mga basic instructions on how to do the mission. Mission ng pakikipagbatian,
pakikipagkaibigan, misyon ng pakikipagkapwa-tao, misyon ng pakikipagkaibigan. Palagay ko naman, kayang-kaya natin ito. Kahit wala kang alam sa katisismo, yung misyon ng pakikipagkapwa, pakikipagkaibigan, hindi na ito kailangan pag-aralan sa libro. Ang unang misyon ay Christian witness. Alam niyo, doon sa dati ko pong parokya, may dumating na nag-migrate noon sa Amerika, bumalik, dito na nakatira, dala yung religion nila sa Amerika, Protestant ang religion. Doon lang sa bahay, naku, nagulat kami, ang dami nang nagpupunta doon sa bahay, nakapatayo na ng chapel. Ang galing kasi nung witness sa kapitbahay. Marunong pakipagkapitbahay. At yung mga kapitbahay na-attract. Pag merong konti, nagsishare. Bumabati, ngumingiti. Relational ministry. Basic na basic ito. Kaya ngayong araw na ito, ito yung paalala. Umaasa sa Jesus na tinutuloy natin ang mission. And we are reminded that we are all missionaries by virtue of our baptism. Itong dalawang ito, maganda ng simula ng pagmimission. Storytelling mission. Magkwento ka, kwento mo ang karanasan mo ng kaligayahan dulot ni Jesus. And mission ng pakikipagkapwa-tao. Pakita mo kung ano ang ginawa ng Diyos, kaya ka marunong makipagkapwa-tao, marunong makipagkaibigan, marunong makitungo sa iyong kapwa-tao. Sa araw na ito, umaasa si Jesus sa atin, umambag po naman tayo sa mission ni Jesus. Do the storytelling mission and do the relational mission, the mission of friendship. Makipagkapwa, makitungo ayon dahil sa inspirasyon ni Jesus sa bawat isa sa atin. Manalangin kayo, mga kapatid, upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, paunlakan mo ang aming mga kahilingan upang kami maging marapat maglingkod sa iyong dambana. Naway tangkilikin kami ng pagdalangin ng iyong mga banal sa pamamagitan ni Jesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo,
magpa sa walang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. Sumain at sumain niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ngayong si San Padre Pio ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maasahan sa panunungkulan, kaya't si Jesucristo na maasahan sa katapatan ay inihahayag sa pangangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit ng mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanga ngayon sa mga panalangin kanilang iniuukol kaisa ng sambayanan mong dito'y nagtitipon. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubuni sa iyong kadakilaan. Aming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbuni natin ang misteryo ng pananampalataya. Ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami ay nagpapasalamat dahil kami ay iyong binarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo.
Sinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Santo Papa, ni Buenaventura na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kanyang kabiyak ng pusong si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Padre Pio at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Awitin natin ang Ama namin. Sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya
at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Narito ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayo na inaanyayahan sa Kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Panalangin ng espiritual na pagtanggap sa banal na komunyon. Aking Jesus, nananalig akong ikaw ay nananahan sa pinakabanal na sakramento. Mahal kita ng higit sa lahat ng bagay, at nais kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Subalit, sa sandaling ito, ikaw ay hindi ko matatanggap sa banal na komunyon. Naway tanggapin kita ng espiritual sa aking pagnanais na ito, at pumasok ka sa aking puso. Niyakap kita na parang naririto ka na sa akin, at pinagkakaisa ko ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang ako ay mawalay sa iyo. Amen. Ang kaniyang
pusong mahal. Kahit kailan, kahit saan, laman ka ng alaala. Laman ka ng alaala. Tanging bituin sa aking langit. Tanging puso sa titip. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, batis ng tuwa at kapayapaan, ang iyong angkang narito at nagdiriwang sa paggunita kay San Padre Pio ay nagpupuri sa iyong ngalan upang sa pagsasalo namin sa piging ng iyong anak, makamit namin ang sangla ng iyong paglingap sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang banal na misa. Humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Atin po ngayon simulan ang palagiang pagnonobena sa Ina ng Laging Saklolo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Mga kapatid, bilang mga anak ng ating banal na ina, ay nagtipon-tipon tayo sa harap ng kanyang mapaghimalang larawan
upang parangalan siya at tumingin ng lahat ng ating kailangan sa Panginoon sa tulong ng kanyang panalangin. Dahil sa tayo ay hindi karapat-dapat na mga anak, humingi muna tayo sa Diyos ng awa at patawad. Mahabaging Ama, sinugo mo sa lupa ang iyong banal na anak upang tubusin at iligtas kami sa pamamagitan ng kanyang pagkamatay at muling pagkabuhay at upang bigyan kami ng bagong buhay. Sa pamamagitan nito, ginawa mo kaming iyong mga anak upang magmahalan kami tulad ng pagmamahal ni Kristo sa amin. Anong limit naming malimutan ang dakila naming karangalang ito? Nagkasala kami sa aming mga kapatid. Nagkasala kami sa iyo. Mahabaging Ama, patawarin mo kami. Tapat naming pinagsisisihan ang aming mga kasalanan. Kahabagan mo kami, maawaing Ama. Lagi nawa kaming mabuhay bilang matapat mong mga anak. Magsiluhod po ang lahat. Panalangin sa nobena. Mahal na ina ng laging saklolo, buhat sa krus, ibinigay ka sa amin ni Jesus upang maging ina namin. Ikaw ang pinakamabait, pinakamasintahin sa lahat ng mga ina. Buong gelo mong tunghayan kaming iyong mga anak na ngayon ay humihingi ng iyong tulong sa lahat ng aming pangangailangan, lalong-lalo na ang biyayang ito. Noong ikaw ay nasa lupa, minamahal na ina, ikaw ay buong pusong nakiramay sa paghihirap ng iyong anak. Sa tulong ng iyong pananalig at pagtitiwala sa makaamang pagmamahal ng Diyos, tinanggap mo ang kanyang mahiwagang kalooban. Mayroon din kaming mga krus at mga tiisin sa buhay. Kung minsan, ang mga ito'y parang hindi na namin kayang pasanin. Pinakamamahal na ina, bahaginan mo kami ng iyong malaking pagtitiwala sa Diyos. Ipaunawa mo
na walang katapusan ang pagmamahal ng Diyos sa amin at tinutugon niya ang lahat ng aming mga panalangin sa paraang makabubuti sa amin. Palakasin mo ang aming loob sa pagpapasa ng krus tulad ng iyong banal na anak. Tulungan mong maunawaan namin na sino mang nakikibahagi sa krus ni Kristo ay tiyak na makakabahagi rin sa kanyang muling pagkabuhay. Pinakamamahal na ina, habang kami ay nababahala sa sarili naming mga suliranin, huwag sana naming malimutan ang mga pangangailangan ng iba. Mahal na mahal mo sila. Tulungan mong maging ganito rin ang aming pagmamahal sa kanila. Samantalang idinadalangin namin ang aming mga adhikain at mga adhikain ng lahat ng naririto ngayon, mataimtim sa loob na hinihiling namin sa iyo, aming ina. Tulungan mo kaming makapagdulot ng aliw at ginhawa sa mga may sakit at sa mga malapit nang sa makabilang buhay. Makapagbigay ng pag-asa sa mga dukha at walang hanap buhay. Magpahilom ng sugat ng mga pusong wasak. Makiisa sa pagkilos ng mga inaapi at turuan ng katarungan ang mga sa kanilay ng aapi at ibalik sa Diyos ang lahat ng mga nagkasala sa Kanya. Pinakamamahal na ina, tulungan mo kaming umiwas sa kasalanan na naglalayo sa amin, sa aming Ama sa Langit at sa isa't isa. Buong tiwala naming isinasalalay ang aming sarili sa iyong pagkalinga at lubos na umaasa sa iyong mapagmalasakit na panalangin. Amen. Panalangin para sa tahanan. Ina ng laging saklolo, pinili ka naming reyna ng aming tahanan. Hinihiling naming pagpalain mo ang aming pamilya sa pamamagitan ng iyong matimyas na pagmamahal. Mahigpit nawang bigkisin ng sakramento ng kasal ang mga mag-asawa upang lagi silang maging tapat at mapagmahal sa isa't isa tulad ng pagmamahal ni Kristo sa Santa Iglesia. Hinihiling naming pagpalain mo ang lahat ng mga magulang. Mahalin nawa nila ang mga anak na ipinagkatiwala ng Diyos sa kanila. Naway lagi silang maging wara ng kanilang mga anak sa pamamagitan ng kanilang tunay na buhay Kristiyano. Tulungan mong palakihin at arugain ang kanilang mga anak na may pagmamahal at takot sa Diyos. Pagpalain mo ang mga bata upang kanilang mahalin, igalang at sundin ang kanilang ama at ina. Sa iyong magiliw na pagpapala, tangi naming ipinagkakatiwala ang mga kabataan ngayon. Bigyan mo kaming lahat ng pagpapahalaga sa aming pananagutan nang matupad namin ng aming tungkulin na gawing pugad ng kapayapaan ng aming tahanan tulad ng iyong tahanan sa Nazareth. Ikaw ang aming huwaran. Tulungan mo kami upang sa araw-araw ay lalong magningas ang dalisay naming pagmamahal sa Diyos at kapwa. Nang sa gayoy, maligayang maghari ang katarungan at kapayapaan sa buong sangkatauhan. Amen. Mga kahilingan sa ating ina ng laging saklolo, Santa Maria, ipanalangin mo kami. Santang Birheng ipinaglihing walang kasalanan, ipanalangin mo kami. Aming ina ng laging saklolo, ipanalangin mo kami. Kaming makasalanan ay tumatawag sa iyo. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang mapuno kami ng Espiritu Santo at maging mga magigiting na saksi sa pagmamahal ni Kristo sa tao. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang katulad mo, unti-unti kaming matulad sa aming mahal na Panginoon. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang matakot kaming lubusang masira ang pakikipagkaibigan ng Diyos sa amin dahil sa ayaw naming pagsisihang kasalanan. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang lagi naming sikaping matamo ang awa at patawad ng Diyos sa sakramento ng kumpisal. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang maunawaan namin na tinuturuan kami ng Diyos sa pamamagitan ng mga pangyayari sa araw-araw na pamumuhay. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang manalangin kami araw-araw na may pagmamahal at pagtitiwala, lalo na sa mga sandali ng tukso. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang maunawaan namin ang halaga
ng sama-samang pagsamba sa Diyos sa Eukaristiya. Masintahing Ina, ipanalangin mo kami. Upang patuloy na mag-alab ang aming pag-ibig kay Kristo at sa kapwa sa pamamagitan ng malimit na pagtanggap ng banal na komunyon. Masintahing Ina, ipanalangin mo kami. Upang igalang namin ang aming katawan bilang mga templo ng Espiritu Santo. Masintahing Ina, ipanalangin mo kami. Upang magsikap kaming maging tunay na mga Kristiyano sa pamamagitan ng mapagmahal na pagmamalasakit sa iba. Masintahing Ina, ipanalangin mo kami. Upang ipahayag namin ang dangal ng trabaho sa pamamagitan ng katapatan sa aming gawain. Masintahing Ina, ipanalangin mo kami. Upang patawarin namin ang buong puso ang mga nakagawa sa amin ng masama. Masintahing Ina, ipanalangin mo kami. Upang maunawaan namin ang kasamaan ng paghahangad sa sariling kapakanan na makapipinsala sa iba. Masintahing Ina, ipanalangin mo kami. Upang tumulong kami na ipamahagi ang kayamanan ng mundong ito alinsunod sa katarungan. Masintahing Ina, ipanalangin mo kami. Upang gamitin namin ang aming mga kakayahan para sa ikabubuti ng iba. Masintahing Ina, ipanalangin mo kami. Upang tanggapin namin ang aming pananagutan sa lipunan ayon sa diwa ng tunay na paglilingkod. Masintahing Ina, ipanalangin mo kami. Upang patnubayan at patatagin ng Espiritu Santo ang loob ng Santo Papa, ng mga obispo at ng mga pari. Masintahing Ina, ipanalangin mo kami. Upang pagkalooban kami ng Panginoon ng maraming mga kabataan na tumugon sa tawag ng Panginoon sa pagpapari sa buhay reliyoso. Masintahing Ina, ipanalangin mo kami. Upang pangalagaan at ingatan namin ang kalikasang kaloob ng Diyos. Masintahing Ina, ipanalangin mo kami. Upang ipagtanggol namin ang dangal ng tao at kabanalan ng buhay mula sa sinapupunan hanggang sa kamatayan. Masintahing Ina, ipanalangin mo kami. Upang itaguyod namin ang pagkakapantay-pantay ng kababaihan at kalalakihan. Masintahing Ina, ipanalangin mo kami. Upang magkaroon ng tunay at pangmatagalang kapayapaan sa ating mundo. Masintahing Ina, ipanalangin mo kami. Upang matulungan naming kilalanin at mahalin si Kristo ng mga hindi pa nakakikilala sa Kanya. Masintahing Ina, ipanalangin mo kami. Upang maunawaan namin na sa gitna ng aming mga tagumpay, nangangailangan pa rin kami ng tulong ng Diyos. Masintahing Ina, ipanalangin mo kami. Upang sa kamatayan, maging handa kaming pumasok sa tahanan ng aming Ama sa langit. Masintahing Ina, ipanalangin mo kami. Upang pagdating ng kamatayan sa aming mga mahal sa buhay, kami aliwin ng aming pag-asa sa Panginoong muling nabuhay. Masintahing Ina, ipanalangin mo kami. Upang idalangin namin na ang mga yumao ay makinabang agad sa muling pagkabuhay ng iyong anak. Masintahing Ina, ipanalangin mo kami. Tahimik po nating idalangin ang ating mga pansariling hangarin. Santa Maria, ipanalangin mo kami. Ipanalangin mo ang bayan ng Diyos. Maranasan nawa ng lahat ang walang hanggang saklolo. Panginoon, ibinigay mo sa amin si Maria upang maging ina namin na laging handang dumamay sa amin. Loobin mo nawa na dumulog kami sa Kanya sa lahat ng aming pangangailangan. Amen. Pagtatalaga ng sarili sa ating ina ng laging saklolo. Kalinis-linisang Birheng Maria, Ina ng Diyos at Ina ng Santa Iglesia, ikaw ay amin ding ina na laging handang sumaklolo sa amin. Taglay ang mga pusong lipos ng pag-ibig sa iyo. Itinatalaga namin ang aming sarili sa iyong kalinis-linisang puso upang kami ay maging tapat mong mga anak. Ihingi mo kami ng tunay na pagsisisi sa aming mga kasalanan at katapatan sa aming mga ipinangako nang kami ay binyagan. Itinatalaga namin sa iyo ang aming puso't kaluluwa upang lagi naming sundin ang kalooban ng aming Ama sa langit. Itinatalaga namin sa iyo ang aming buhay upang lalo naming mahalin ang Diyos at mabuhay kami hindi para sa aming sarili kundi para kay Kristong iyong anak. At upang siya'y aming makita at paglingkuran sa aming kapwa,
Sa abang pagtatalaga na ito, pinakamamahal na ina ng laging saklolo, ipinangangako namin na ang aming buhay ay itutulad namin sa iyo. Ikaw na pinakaganap na Kristiyano, upang matapos naming maitalaga sa iyo ang aming sarili, sa buhay at kamatayan, ay makapiling kami ng iyong anak magpakailanman. Amen. Magsitayo po ang lahat. Magsalud pong muli ang lahat. Pasasalamat, Panginoong Hesukristo na nasa banal na Eukaristiya, sinasamba ka namin. Ikinalugod ng Ama na ang buo niyang pagka-Diyos ay sumaiyo at sa pamamagitan mo, niloob niyang pagkasunduin sa Kanya ang lahat ng bagay. Loobin mo na kami ay lubos na magpasalamat sa lahat ng ginawa sa amin ng Ama. Loobin mong pagsisihan naming lubos ang aming mga kasalanan at panibaguhin ang aming buhay. Sa pamamagitan mo, pinasasalamatan namin ang Ama sa pagbibigay sa amin ng buhay. Nilikha niya ang lahat ng kahangahangang mga bagay para sa amin. Naway gamitin namin ang mga ito sa kabutihan at naway papagningasin ang mga ito ang aming pagmamahal sa Kanya. Higit sa lahat, pinasasalamatan namin ang Ama sa pagsusugo niya sa iyo bilang siyang pinakadakilang tanda ng kanyang pagmamahal na magliligtas sa amin at sa lahat ng sangkinapal sa pamamagitan ng iyong pagkamatay at muling pagkabuhay. Nagpapasalamat kami sa iyo, Panginoon, sa pagbibigay mo ng iyong ina upang maging ina namin ng laging saklolo. Harinawang ang hindi mabilang na biyayang tinanggap namin sa panalangin niya, lalo na sa pamamagitan ng pagnanobena sa kanya, ay makapukaw sa aming damdamin upang maragdagan ang aming pagtitiwala sa pagkalingang awa ng Diyos at sa walang sawang pagdamay ng iyong ina. Loobin mo nawa na lagi kaming sumunod sa banal na kalooban ng Diyos at mahalin siya ng walang hanggan. Ang karangalan, kalawalhatian at pasasalamat ay mapasakabanal-banalang tatlong persona, Ama, Anak at Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Panalangin para sa mga may sakit. Ating alalahanin ang mga may sakit na nais nating ipanalangin.
Panginoong Hesukristo, pinasan mo ang aming mga tiisin at dinala mo ang aming mga dalamhati upang iyong ipakilala ang halaga ng pagtitiis at ng pangangailangan ng tao ng iyong tulong. Magiliw mong dinggin ang aming mga panalangin para sa mga minamahal naming may sakit. Ipagkaloob mo sa kanila na labis na nahihirapan dahil sa dinaranas nilang mga sakit at karamdaman, ang iyong mapaghilom na lakas at kalinga. Ibalik mo sa kanila ang kalusugan ng katawan at kaluluwa upang sila ay muling makapaglingkod sa iyo at sa kapwa. Amen. Panalangin para sa banal na bokasyon. Amang mapagmahal, tinawag mo kaming iyong mga anak upang maging saksi ng pagmamahal mo sa mundo, alinsunod sa Ebanghelyo. Saan man kami naroroon, kasama namin ang iyong anak na si Hesukristo sa pagtatatag ng paghahari ng pagmamahal. Basbasan mo ang mga magulang at ang mga kabataan habang sila ay nagsisikap na tupdin ang iyong kalooban. Nananalangin kami para sa mga kabataan na dinggin ang iyong tawag na maglingkod sa pamayanan, sa pagpapari at buhay reliyoso. Naway matularan namin si Maria at maiukol ang aming sarili sa pamamagitan ng paglilingkod, tulong at kawanggawa sa pamayanan, lalo tigit sa mga taong lubhang nangangailangan. Ito'y hinihiling namin sa pamamagitan ni Hesukristong aming manunubos at ni Maria, ina ng laging saklolo. Amen. Magsitayo po ang lahat. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen.